Hisoka natatakot nga ba kay Kurapika, at bakit ayaw niya itong sagupain sa isang seryosong laban? Alam naman natin, na ang libangan ng nasabing salamangkero, ay maghanap at kumalaban ng mga malalakas na karakter, na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Sapagkat para sa kanya, ang pakikipaglaban sa mga malalakas na Nen user, ay katumbas ng isang pakikipagtalik. Dahil nakakaramdam si Hisoka ng kakaibang emosyon at kasiyahan, sa tuwing nalalagay ito sa mga mahihirap at delikadong sitwasyon. Handa rin itong maglaan ng mahabang oras at panahon, para hintayin na lumakas ang mga karakter, na para sa kanya nagtataglay ng mataas na potensyal, na maging karapat dapat na kalaban balang araw. Handa rin itong gumawa ng mga kabaliwan na desisyon, para lamang makasagupa at makalaban niya ang mga malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Maging ang pagbibigay ng kalamangan sa kanyang kalaban, tulad ng lugar kung saan gaganapin ang kanilang laban, kanya ring binibigay para lamang makasagupa niya ang malakas na Nen user na kanyang ninanais. Na kahit alam niya sa kanyang sarili na dihado siya sa magiging laban, at walang kasiguraduhan na maipapanalo niya ito, kanya pa ring ginagawa sapagkat dito siya nagiging masaya. Nagpapakita lamang kung gaano kakampante at kakumpiyansa ang nasabing salamangkero, sa kanyang abilidad at kakayahan, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Mataas din ang kanyang tiwala sa sarili, na magagawa niyang maipanalo ang lahat ng laban na kanyang harapin. Sapagkat hindi rin natin mapagkakaila na napakalakas ng nasabing salamangkero at sa katunayan para sa akin, kabilang ang karakter na ito sa 10 pinakamalakas na Nen user. Lalo na ngayon na muli itong bumalik sa pagkabuhay, matapos nitong mamatay sa kanilang naging laban, ng pinuno ng Phantom Troop na si Krollolu Silver. Na kung saan alam naman natin, na lumalakas ang isang Nen user, kapag pumanaw ito at muling nabuhay. Kung kaya asahan na natin na ibang Hisoka na ang kanilang makakalaban, sapagkat mas lalong lumakas ang kapangyarihan ng nasabing salamangkero, at paniguradong nagtataglay na ito ng mga bagong kakayahan at abilidad. Sa kabilang banda naman isa si Kurapika sa pinakamatalinong karakter na pinakilala sa atin sa serye ng Hunter x Hunter. At sa unang bahagi ng kwento, isa ang karakter na ito sa nagtataglay ng mataas na potensyal na lumakas at maging matagumpay na hunter balang araw. Nagpapakita rin ito ng kasanayan sa mga pangunahing prinsipyo ng kapangyarihan ng Nen. Sa katunayan isa ang karakter na ito, sa mabilis na tutong gumamit ng Nen, at makaisip ng abilidad na kanyang pagyayabungin. Sapagkat nalubhasa ito sa mga kakayahan at abilidad na kanyang ginagamit pagdating sa pakikipaglaban. At sa oras ng laban, ang karakter na ito ay mahinahon at pinag-aaralan, ang kakayahan at kapangyarihan ng kanyang katunggali. Kung kaya bukod sa marami itong nalalaman mula sa maraming bagay, nagtataglay din ito ng kakaibang katalinuhan pagdating sa labanan. At kung pisikal na lakas ng katawan ang pag-uusapan, meron itong sapat na lakas at bilis ng pangangatawan, para makipagsabayan sa ibang mga karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen, tulad sa grupo ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Na alam naman natin na ang nasabing grupo, ang umatake at umubos sa lahat ng kasapi ng kanilang tribo. Na kung saan ang pangunahing misyon ni Kurapika, ay ipaghiganti at bawiin ang lahat ng pulang mata na kinuha mula sa kanila. Handa rin itong isakripisyo ang kanyang buhay, para lamang mapagtagumpayan niya ang kanyang mga ninanais. Sapagkat bata pa lamang ang karakter na ito, ngunit dumaan na ito sa mga mahihirap na sitwasyon, sa kanyang buhay. Pero bakit nga ba ayaw ni Hisoka na makipaglaban kay Kurapika, sa isang seryosong sagupaan, kahit alam niya na mabibigyan siya ng magandang laban nito? Sapagkat hindi na rin biro at basta-basta, ang kakayahan at abilidad ni Kurapika, pagdating sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Bagkus mas pinili niya na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigayan ng mahahalagang impormasyon patungkol sa grupo ng Spider. At sa katunayan mas ninanais pang labanan ng nasabing salamangkero, ang isa nating bida na si Liorio. Na alam naman natin, na mataas na rin ang inunlad ng kakayahan at kapangyarihan, matapos nitong matutong gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Ang una sa naiisip kong dahilan kung bakit ayaw makipaglaban ng nasabing salamangkero, sa isa nating bida ay dahil sa abilidad na pinili ni Kurapika. Alam naman natin, na ang Nen ability na Judgment Chain at Chain Jail, ay para lamang sa mga member ng Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan bilang Spider. At alam din natin na hindi nakasapi at member ng nasabing grupo, ang salamangkerong si Hisoka. Kaya ayaw niyang makipaglaban sa isa nating bida, ay dahil alam niya na hindi magagamit ni Kurapika ang tunay niyang lakas at kapangyarihan sapagkat limitado lamang ang abilidad na pwede nitong gamitin sa laban. Dahil hindi nakasapi ng Spider si Hisoka at hindi naman kasama ang nasabing salamangkero, nung umatake ang Phantom Troop sa tribo nila Kurapika.
Kung kaya hindi pwedeng gamitin ng ating bida, ang kanyang abilidad na judgment chain at chain jail, sa nasabing salamangkero. Sapagkat hindi ito apektado ng mga kondisyon na nilagay sa nasabing mga abilidad, kung kaya pag ginamit ito kay Hisoka magiging resulta ito sa kamatayan ni Kurapika. At nauunawaan ito ni Hisoka, kung kaya mas pinili na lamang nito na makipagtulungan, sapagkat alam niya na kapag naglaban sila, hindi nito magagamit ang tunay niyang lakas at kapangyarihan. At kilala naman natin ang ugali ni Hisoka, dahil mas gusto nito na siya ang dehado sa laban. Sapagkat hindi rin ito nasisiyahan, kapag hindi ginamit ng kanyang katunggali, ang buong lakas nito at kapangyarihan. Kung kaya masasabi natin, na kaya ayaw makipaglaban ng nasabing salamangkero sa isa nating bida, ay dahil alam nito na hindi magagamit ni Kurapika ang tunay niyang lakas, dahil limitado lamang ang abilidad na pwede nitong gamitin sa kanya. Ang pangalawang dahilan na aking naiisip ay dahil sa layunin ni Kurapika. Sapagkat ang layunin at misyon nito ay para lamang makapaghiganti sa grupo ng Phantom Troop. Nagpapalakas ito, para magkaroon ng kapangyarihan na kayang lumaban sa lahat ng member ng Spider. At dahil halos parehas sila ng layunin ni Hisoka, na ang gustong kalabanin ay ang pinuno ng Phantom Troop. Mas pinili niya nalang makipagtulungan sa ating bida, para tumaas ang porsyento na makalaban niya si Crollo Lucilfer. At dahil parehas silang nagkakaroon ng benepisyo sa kanilang pagsasanib puwersa, nawala na ang interes ni Hisoka na labanan si Kurapika. Ang pangatlong dahilan naman na naiisip ko ay hindi sabik si Kurapika na makipaglaban sa nasabing salamangkero. Hindi katulad ng ating bida na si Gon Freecss, na nakakaramdam ng kakaibang emosyon at kasiyahan kapag naglalaban sila ni Hisoka. Kahit alam niya na dehado siya sa laban at wala siyang pag-asang manalo sa nasabing salamangkero, lumalaban pa rin ito at natutuwa sa kanilang labanan. Nakapareha sa nararamdaman ni Hisoka, na sobrang nasisiyahan kapag nalalagay sa mga mahihirap at delikadong sitwasyon. At dahil alam ng salamangkero na hindi sila parehas ni Kurapika ng nararamdaman pagdating sa pakikipaglaban. Dahil ang totoong gustong kalaban ni Kurapika, ay ang mga member ng Phantom Troop, dahil gusto niyang ubusin at tapusin ang lahat ng member ng nasabing grupo. Hindi na ito naging interesado na makipaglaban, sa halip mas pinili niya na lang na makipagtulungan dito. Dahil hindi ito katulad ng ibang Nen user, na nakakaramdam ng saya pag nakakaharap sa mga malalakas na kalaban. Nakatulad nila Chairman Netero, Gon at iba pang malalakas na karakter, na sobrang nasisiyahan kapag nakakalaban sa mga malalakas na nilalang. Dahil ang kanilang layunin ay para lamang lumakas at magawang humarap sa mga delikadong sitwasyon. Kung kaya ang tawag ng karamihan sa kanila ay mga baliw na hunter, na walang ibang ginawa kung hindi magsaya lamang. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa kung bakit ayaw makipaglaban ni Hisoka kay Kurapika? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.